Ayun, guys, DCFE, URC, and Marby. Marby, Marby. Ayan, bago nga po pala tayo magsimula, guys, no? Napaka-busy namin today nung pang-umaga na tindera, pang-araw na tindera. Kasi, sabay-sabay dumating ang mga ahente. Dumating si Marby, dumating si Kuya Joseph, ang itlog, dumating si DCFE, tapos may nag-booking na mga ahente. Ah, si URC pa dumating, no? May dumating na nag-booking, may dumating na may booking sa ice cream. So, hanggang bukas may mga deliveries. So, hanggang next week. Linggo lang, baka linggo lang ako mapahinga, pero baka linggo din ay makapamili, hopefully. And magbibisi-bisihan muna tayo at magpo-focus dahil mabibisit dadating ang ating 28 and 29 na walang working days. So, ang mga tao ay nasa bahay lang. Inaasahan natin na sana ay maganda ang ating benta. And syempre, habang nangyayari yan ay hinihintay din natin yung improvements na matatapos doon sa ating bagong tindahan, no? Yung ating magiging branch. Kasi may mga aayusin pa doon at may mga tatanggalin dahil nga pag-iisahin na yung unit. Dahil dalawang unit yon pag-iisahin. And then, habang hinihintay natin yon, probably by first week of April ay magiging busy na, at dahil si Daddy din ay gagawa ng shelves kasi para sa gagamitin doon kay Lola Park, no? So, for now, kung ano lang muna yung mga resources, yun lang muna yung gagawin kasi dito tayo papasok ngayon na tayo ay magkakaroon ng or gagamit ng trial and error method. So, double purpose ang ating pwesto, hanap buha, tirahan ng Lola Park nyo / or and or ano pa, negosyo. So, talagang napakaganda nung nangyari ngayon na parang naging advance pa birthday na sa akin ni Lord na dumating ako sa point talaga na malalapit na sa akin ang Lola Park nyo, no? So, talagang this is it, pansit, ganun, no? So, yun lang. Hi guys, Mommy Park is here. So, hindi ako nag-vlog kahapon kasi wala naman din ako masyadong i-update sa inyo kasi nga kahapon naman ay tawag dito. Yun nga, na hinihintay ko na lang na matapos yung ano, naayos ko na yung dun sa lilipatan nila Lola Park at magiging ating branch, first branch, unang branch ng ating store. So, ang sistema po na mangyayari kasi diyan is sila Lola Park nyo magmo-move diyan natitira, magtitindahan, sa akin lahat manggagaling ang puhunan, at sa una muna ay talagang bibigyan ko muna sila ng kanilang panggastos. Kasi kung ano yung ginawa kong sistema rito, yun din ang gagawin ko doon. Magkahiwalay ang personal at ang negosyo. Nang sa ganon ay makita natin at mas ma-manage natin ng maayos nang hindi siya basta babagsak, no? And also yung kapag kaya na ni store na ang sarili niya na makapag-produce ng magandang kita, that's when the time na magkakaroon kami ng profit sharing ng inyong Lola Park. So, ang unang goal diyan is to attract customers, makover pa ang ilan pa ng mga porsyento ng mga target market. So, and also syempre ang goal natin naman talaga diyan ay dahil si Lola Park ay para may gawin din at may matuluyan, no? Pero syempre, malaki rin po ang upa ng ganyan na mga commercial space, kaya naman talagang dapat kapag ka negosyo din na pinapasok natin, dapat ay makuha natin yung pinakaunang goal na mabayaran ng negosyo ang expenses, lalong-lalo na mapagtagumpayan ng upa at kuryente. Nang sa ganon ay masabi natin na kahit papano ay good decision ang ating ginawa, no? Alam nyo, good decision yon sa akin from the very beginning. It is because ang purpose ko nga din dyan ay si Lola Park nyo ay malapit na sa akin, so I can look after her. And also, pangalawa na lang yung dahil sa si Lola Park nyo ay ayaw talaga nun nang walang ginagawa. So, naging good riddance na rin siguro dahil pangarap ko na din na talaga sa totoo lang na magkaroon ng expansion. Kaya lang, dito kasi sa aming tindahan, hindi ka na makakapag-expand in a way na yung pwesto kasi ganito na. Wala ka nang makukuha ng available na unit. So, kaya naman si Lola Park dahil nangangailangan ng matutuluyan at magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng branch. Okay? So, shout out po doon kay Sir Bri. Bri Maimiko, no? Followers, subscribers natin siya, viewer na naka-base ngayon sa US, sa New Jersey. No? Kausap ko siya kagabi. Actually, gusto nga po niya na mag-video call. Gagawa nga kasi ng gusto niyang i-share sa akin yung manager kasi siya ng isang convenience store doon. At kinukwento nga niya kung ano ang mga patakaran doon, kung ano ang sistema doon ng mga convenience store. Kasi wala naman sari-sari store doon eh.
ang pinakasari-sari store nila doon, yung mga convenience store. So yun, manager siya doon. Eh, nagkataon kasi na kagabi, may mga nagse-celebrate dito na kapitbahay natin na mga rainbow people, no? Ang mga kabaklaan ay mga nag-celebrate ng kanilang birthday ng kanilang kaibigan. So, maingay. May video kayo. Tapos, busy pa kami. Kasi, ang daming bumibili ng gin, no? Na-sold out po ang aming gin. Na-sold out, ano, ang gin namin. Diba, nakita mo, wala ng gin dyan eh. Yung dyan, dalawang gin na yan, Jay. Dineliver yan kanina. Na-sold out po yung gin namin. Buti na lang nag-deliver kanina si Kuya Joseph. Kaya po ano, dalawang box yata na ubus namin din eh. Isa't kalahati. So yun. So anyways, yun nga. So shout out po, no? Shout out po doon sa mga nag-PPM para po sa kanilang mga pangangamusta sa akin, yung paghihingi ng advices, yung pagbe-vent out nila. So maraming salamat po kasi of all people, syempre ako yung napipili yung kausapin, i-share nyo yung mga nararanasan nyo, yung mga situation nyo ngayon, and also yung nai-inspire kayo sa Mommy Park, and nagkakaroon na kayo ng mga ng plans, ng goals, na sana katulad ko rin kayo na pag umuwi ng Pilipinas ay magkaroon din ng hanap buhay. So mga ganun ba, no? So maraming salamat po. Na-appreciate ko po talaga. Minsan magugulat pa ako mga nasa taga-abroad, mga nag-abroad, ganyan, no? And in today's video ay pag-uusapan natin, no? Magfo-focus tayo sa usaping pamilya pagdating sa negosyo, no? Kasi dito sa ating mga babasahin ng mga comments nyo sa ating vlog, no? Na yung sa vlog natin na unang branch ng store part 1, ang dami po talaga nag-comment. And talagang hindi ko po alam kung maiiyak ako, masasaktan ako o kung paano. So pag-usapan po natin ang tungkol sa pagpasok sa negosyo o nagne-negosyo na kasama ang pamilya, no? Or magulang, o pamilya kadugo, ganyan, no? Okay, kasi ako po syempre makakasama ko si Lola Park sa negosyo, no? So kaya nakaka-relate ako. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. OFW1981, ayos yan idol, may another income ka. Kung maalala nyo po, nagkaroon po ako ng vlog kung ano po ang pinagkaiba ng extra income at ng additional income. So kaya naman po, ang target ng Mommy Park ay additional income kesa sa extra income. Kasi hindi po worth na mag-exert ako ng effort, mag-exert ako ng panahon, pera, para lang po sa extra income. No? Ang kailangan po talaga ay another income. So thank you OFW1981. Shout out to Avega Levira 480, High Life, Mama Neng's Vlog, and as well as to Winnie 07 na mga nag-congrats sa atin. No, shout out po sa inyo. Marvita Araw 9891, no? So ganyan din daw siya nung araw, no? Nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang. At talaga nga, inuobliga niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga ano na mag-participate pagdating sa pagtulong sa kanilang magulang as well as sa kanilang lola. So maraming salamat, Ma'am Marvita Araw, no? Watching from London pa, imagine that. So thank you po. Agatha Flores, shout out. Teresita Baron, Evelyn Campiud. Si Ma'am Evelyn Campiud, if I'm not mistaken, she is came from US din, no? And Carl Jean Sumapong. Si Carl Jean Sumapong po naman po ay OFW from Hawaii. Siguro malapit siya mag-isang taon ngayon. At nagnegosyo din po ng ganito sa atin na sari-sari store. Ayan. Beliana Santos. At maraming salamat daw kasi nandito ako sa inyo na nagsisilbing inspirasyon. So maraming salamat din po, no? Siyempre nandyan din kayo. Gusto nyong matuto, gusto nyong manood. May mga hinihingi kayong advices. So syempre ang Mommy Park, there is more reason for me to continue vlogging. Okay? Hindi ito yung pag nag-vlog ako to brag you guys, para yano kayo. Ito ay para matuto tayo pare-parehas. Kasi to empower, lalo na ang focus ko ay ang mga matatanda at mga katulad ko na naging solo parent at mga kababaihan na nagnanais na pasukin ang pagninegosyo. Okay? So maraming salamat po. Pero itong this time naman, malulungkot ako ng konti, no? So, shout out to Juanito San Mateo 5574. Sabi naman niya, nang pinalayas kami ng anak namin, nakitira kami sa kaibigan, sa bundok ng DRT. Libre kami bahay at bigas, pinag-alaga kami ng kambing, manok, tanim kami gulay at nagtinda kami ng mga kape, asukal, sabon. Yon ang simula ng pagtitinda namin. Tapos sabi pa ni Sir Juanito, kaya tuwang-tuwa kami ng asawa ko, Mommy Park, lalo nang pinakita mo yung lilipatan ni Lola Park, nakakaiyak. Naiyak pa nga kaming mag-asawa. Kaya nasabi namin sana all. So it's really painful to hear, to know, na may mga anak na kaya nilang gawin sa mga magulang magpalayas, magsalita ng mga hindi magaganda. Honestly speaking,
once in my life, naging alibughang anak din ako. But hindi ko minura kahit kailan ang magulang ko. Never kong minura ang aking magulang. Never ko silang kinurse or isinumpa. Na kapag salita ako ng pangit na salita, sumasagot ako. But I never mura them. Never. So, sa... Dahil pag dumating na, ang feeling ko kasi, ako kasi yung tipo na, pag dumating na ako sa puntong minumura ko na ang mga magulang ko, ako na ang pinakamasamang tao. So, kaya hanggat maaari ako, sasagot na lang ako at magtataas lang ang boses, pero hindi ako magmumura ng magulang. Yun ang isang sa napaka number one rule sa akin na ano. But, pero sasabihin ko sa inyo, hindi ako anghel, hindi ako santa. No? Isa, once in my life din, naging alibughang anak din ako. Matigas din ang ulo ko. Nagkaroon din ako ng mga decision sa buhay na hindi nila kahit kailan nagustuhan, pero wala silang nagawa. Kasi nga, pasaway tayo. Ayan. No? So, it's over long due na ibigay natin para sa Lola Park yung pagtulong. Sa totoo lang, nahihiya ako kasi minsan pagka iisipin ko, I know na may pinagdadaanan siya financially or stresses, tapos ako kapag wala akong problema and then nakakakain kami ng mga anak ko, we are able to celebrate simple celebration, mga birthdays ng kami-kami lang, I cannot able to go there, no? Mapapansin nyo, ang huli ko yata ang dalaw sa Lola Park nyo is may isa pa yata akong dalaw bago yung nung January 3 yata nitong year na to, kasi dinalaw ko siya kasi hinintay ko munang matapos lahat yung mga commitments ko, saka ko siya dinalaw para pamaskuhan, no? So binigyan natin siya ng ganun po kasi si Mami Park, ano guys eh. Nagbibigay ako ng karagdagan sa kanyang sari-sari store na paninda at saka konting pera, no? Yan. So kasi mas gusto ko na mas tumagal yung pera dahil nasa tindahan kaysa yung hawak lang niya cash tapos pamimili din naman niya yon. And also syempre alam nyo, magulang, talagang ganon, no? Pagka may mga anak na iba na nagigipit, talagang lalapit sa kanya. Kasi, sa totoo lang po, wala naman lumalapit sa aking mga kapatid. Masama po kasi ugali ko. Yun po ang totoo. Yun. Hindi, kasi po ang priority ko, parents. Kasi may kanya-kanya na kaming buhay, eh. No? Hindi dahil sa dahilan na ako nga, eh. Hindi naman ako basta lumapit sa inyo noon, eh. No? Tumayo ako sa sarili kong paa, even ako ay solo parent, dalawa ang anak ko, na dapat mas yung tulong nasa akin, na yung suporta nyo nasa akin, pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Kasi, ang katwiran ko kasi, lagi kong katwiran, buntot ko, hila ko. Ganon. No? Pero pagka it's a matter of life and death na, lalapit na ako. No? Kasi alam ko naman yung iba kong mga kapatid, naghihintay lang naman din niya na kumausap ako sa kanila. Pero, hindi ko sila kadalit. No? Especially yung mga kapatid ko, mga kuya-kuya ko. No? Yan. Ako naman kasi galit ako ngayon, sa susunod okay naman na ako eh. So ganun lang, strict kasi ako, no? Talagang iba ako mag-isip compare sa mga kapatid ko. At lumaki kasi kami ng hindi kami nagkaroon ng upbringing na yun talagang ang mga magulang ay sobrang united. Ginawa nila talagang magkaka-close ang mga magkakapatid, no? Hindi naging ganun kami sa pagdating sa upbringing. Talagang lumalaki kami na mas the more na nagiging matanda kami, mas the more na nalalayo kami sa isa't isa. And no matter how I wish, how I prayed na sana we are one family united, eh mas minsan mas mainam na lang na hindi na baling hindi mga close, basta wag na lang magkakagalit. Yun na lang yung hinihiling ko, yung wala na lang sobrang laking problema na tipong dumadating pa sa point na nagdedemandahan, nagkakasakitan, ganyan. So ako, kaya mas pinili ko talaga ang mas malayo sa kanila, no? Pero mahal ko sila, pamilya ko sila syempre. However talaga ako, dumating na ako dun sa punto na may mga hangganan, may mga limitations. Ayan, kasi ayoko dadating yung maaabuso eh, no? So, yun. So, nasasaktan ako kapag kami mga anak na gano'n. Na sana man lang kahit sa magulang ay tumanaw. I just cannot say na ano, kasi ayoko maging bias, no? There is always two sides of the story. So, kaya hindi ko po pwedeng apuyan, gatungan si Sir Juanito. So, papatas tayo sa discussion natin. Papatas tayo sa mga usaping pamilya. Kasi hindi natin alam ang totoong nangyari, hindi natin alam ang totoong scenario, no? So, kaya... Pero yung pagdating dun sa usaping salitang magulang pinalayas mo or magulang sinaktan mo, sinagot mo, ganyan, ay yun ang hindi ako agree, no? I've been there, but puro pagsisisi lang at puro ano, dahil naniniwala ako na ang alibughang anak ay hindi talaga aasenso sa buhay, no? Kaya pag aanhin nyo, magaan ang buhay kapag kayo ay habang kinakamit nyo yung mga pangarap nyo, hindi nyo kagalit ang magulang nyo, no? Mas masarap yung ganong feeling. So, hindi lahat ng istorya ay magiging ganyan. So, kaya hindi lahat ay pinalad sa magulang, hindi lahat ay pinalad sa pamilya, sa kapatid. But at the end of the day, ipagpe-pray po natin, no? Ipagpe-pray. So, Juanito, mag-pray po tayo, no? At kapit lang, ang mahalaga, kasama nyo pa rin asawa nyo, buo kayong mag-asawa, nagsisikap kayo na buhay ng mga sarili nyo, nang hindi kayo umaasa sa mga anak. So,
yun ang importante na buhay pa din. So, ako bilang isang magulang na, talaga at kami ng daddy, talagang as much as possible, ginagawa talaga namin ng lahat na maging independent kami pagtanda namin, lalo na when it comes to financial. Kasi ayaw din namin dadating kami dun sa punto at ayaw namin ia-adapt yung nakasanayan na lang natin na sistema na kesyo family-oriented or kesyo na kulturang asa sa mga anak, gagawing investment ang mga anak. So kaya kami nagsisikap talaga kami na tumayo sa sarili naming para hanggat kaya namin na paghandaan ang pagtanda namin. So talagang sabi ko nga sa mga anak ko, mawalan man ako ng pera, meron man akong pera pagtanda ko, ayoko na mawawala ang respeto niyo sa akin. Magulang niyo pa rin ako at alam niyo ang pinagdaanan ko kung paano ko kayo at kami ng daddy niyo dalhin sa magandang kinabukasan. So kaya it's our obligation and your obligation and responsibilities ay tahakin ang matino, ang tamang landas, no? Kumbaga ba eh, ayokong tahakin nila ang same path na tinahak ko. So, ganun lang, no? Kaya, yun, lesson learned sa atin ng mga magulang na tatanda na kailangan paghandaan natin. Dapat sa atin manggaling yung maging sistema or maging kultura ng ating pamilya ay ang pagtumanda tayo, hindi tayo aasa sa mga anak. Para nang sa ganun ay walang sumbatan. At ating gawin kung anong responsibilidad natin bilang mga magulang. At pagtapos na tayo sa kanila, so sila na ang pipili. Adults na sila, sila na ang pipili ng buhay na tatahakin nila. Tayo, guidance na lamang tayo. No? Nasa kanila na ang choice. Kaya may tinatawag na minor and adults. Ganun. No? So yun. So yun lang yung masasabi ko. When it comes naman pagdating sa mga negosyo, halimbawa na gusto natin na magkaroon ng negosyo, pero mas nilarapat natin na makasama sa negosyo natin ay ang ating kapamilya, kadugo, no? Specifically, halimbawa, kapatid. So ako dati, kung nasaan ngayon ang Lola Park nyo na nagtitindahan, nagtindahan din ako doon. So umalis ako doon for the reason of family issues and indifferences between me and my sister. So masakit talaga na dahil nakikitira ka araw-araw, halos araw-araw madidinig mo talaga na ginagawa mo naman yung lahat, no? You trying your best to please kasi nga nakikisuyo ka lang na makitira na maririnig mo na nakikitira ka lang dapat lang yung mga ganong salita ba, no? Hindi ko sinisiraan yung kapatid ko dito, ha? Kaya lang kasi hindi ko naman siya pwedeng i-judge kasi she has all the rights dahil pwesto niya yon, property niya yon, she has all the rights, no? So kaya ako dumating ako dun sa puntong tumayo talaga ako sa sarili kong paa kasi yun nga eh, masakit marinig na may mga ganong salita. So, kumbaga ba, kapag ka ikaw ay nag-put up ng negosyo, kasi maganda na sana yung nagumaganda na yung takmo ng negosyo, no? Na maganda sana talaga kapag nagsimula ka ng pagne-negosyo is talagang mas mainam talaga ay yung hindi ka basta-basta hihingi ng pabor sa mga kadugo, hindi ka basta mangungutang sa mga kadugo. As much as possible, ikaw mismo ang gumawa ng paraan, mag-produce ng mga kailangan mo sa panimula mo. Kasi para wala kang maririnig na sumbat, wala kang maririnig na hindi maganda. Kung sakaling dadating sa point na nagsasalita sila ng hindi maganda. Ang masaklap pa, yung nadidinig mo pa sa ibang tao, nadidinig mo pa sa ibang bibig, na hindi mo alam na may sinasabi sa'yo. No? So, pagdating po sa naman yung halimbawa magko-combine ng negosyo, no? So, halimbawa, nagkaroon ka ng pagkakataon na kayong magkapatid o kayong magnanay o kayong mag-asawa o not mag-asawa naman, kayong magkamag-anak, magpinsan, no? Especially magkapatid kasi mas more of ang nagko-combine partnership sa pamilya, magkapatid o kaya magulang maggagawa ng negosyo tapos ipapamana sa mga anak paunti-unti hanggang lumaki, hanggang sa yung mga anak bibigyan ng kanya-kanyang task or kanya-kanyang position, ganyan, ano, kung nakapag kayo ng kumpanya. So more of yan ang mga ganyan, mga Chinese, no? Sa mga Chinese, ganyan ang sistema nila. Yung talagang sa kanila, pagdating sa negosyo, talagang magulang, yung roots ang talagang magtataguyod and then pagpapatuloy ng mga anak, no? Meron namang ibang mga anak na gumagawa sila ng sarili nilang pangalan, sarili nilang pagtayo sa buhay nila. So kung ano yung ano, but more of that talaga, most likely ang mga ganyan ay mga Chinese. So anyways, let's go back to the point. Halimbawa, mga magkapatid, ganyan. Magkakasundo, magtitindahan, magne-negosyo, or kahit anong klase ng negosyo. So lagi niyong tatandaan, kahit kadugo nyo, kahit kapatid nyo,
always make sure na may black and white na kasunduan. Ano ba ibig sabihin ng black and white? Always written in white paper with black pen, no? Actually ganun 'yon, no? Legalization or kasunduan. Kasi ina-acknowledge iyan sa barangay, sa korte, basta may pirma ng parehas na partido. Kapag dumating doon sa puntong hindi nagkasundo, nagkaroon ng problema, nag-away, nagdemandahan, ganyan. So, ang goal din na kung bakit mas pinupush natin na kahit sabihin pa na kahit simpleng negosyo lang yan, na magkaroon ng kasulatan at pirmahan pagdating sa pagkocombine, pagpa-partnership ng mga magkakadugo, ay kasi kung halimbawa, biglang ang isang kapatid ay namatay. So, syempre, mapupunta iyong kanyang parte sa negosyo na pinartnership niya kaya sa kapatid niya, syempre ang magmamana nung na-disease na kapartnership o nakapatid ay sa mga anak nun. Yon ang magpapatuloy sa kanila mapupunta. So kaya kailangan merong black and white na kasunduan o legalization. Nang sa ganun ay may mahabol yung maiiwanan. So hindi kasi natin masasabi ang buhay. Maraming nangyayaring ganyan na dahil sa verbalan lang nag-usap, no, eh biglang na-disease or namatay. Ngayon, hahabulin ng mga anak dahil may karapatan sila at alam nila na meron ang magulang nila sa negosyo na yon or sa pamanang lupa or sa kung ano man pa, ay may maaabuso, may mahihirapan, may malalamangan. So kaya importante pa din na lagi na dapat ay merong black and white na kasunduan. At kung maaari ay lahat isasama sa usapin, lahat ng sulok na dapat na ma-declare ay nasa kasulatan. So, ganun lang kasimple yun, no? Alam nyo, actually, ganun lang kasimpleng sabihin, pero napaka-powerful ng black and white na proseso or na dinaan sa black and white ang usapan kesa sa verbalan. Kasi nga, maaring magbago ang tao. Maaring mabago ang kanyang pag-iisip, ang kanyang behavior, ang kanyang pakikisama. Dahil kung mananaig ang inggit, mananaig ang kasakiman, mananaig ang pagkamakasarili, at mawawala yung pagmamahal sa ating kadugo or sa ating kapartner sa negosyo. Yun lang. So, tatandaan nyo kapag ka magpuputap kayo ng negosyo. Halimbawa, yung isa ang ma-i-share niya is machinery. Yung isa pwesto. And then magpipi-50-50 kayo or kung ano ang kayang ilabas na monetary additional capital sa negosyong naisip nyo. So, yung sa monetary, dapat yon alam nyo ang percentage pagdating sa share profit, pagdating sa sharing of dividends. So, kaya kailangan, halimbawa, 60-40 kayo. Kung 50-50, madali. Eh, halimbawa, 60-40, 60-30. So, kailangan, alam nyo, yung percentage na naging share as monetary, nang sa ganun ay yun din ang gagamitin by percentage na magiging share profit ng inyong, ng bawat isa. Okay? So, pagdating naman sa halimbawa, yung isa, paraya ng machinery, at yung isa naman, halimbawa, ay pwesto, no? Land, property, nagpaubayang paggamit. So, tatandaan nyo, para walang problema, always make sure na laging may makukuhang return of investment ang bawat nagbigay ng hindi, o ang bawat nag-share ng capital na hindi true monetary. No? So, halimbawa sa machinery, gamitin muna natin yung ano ko kasi hindi pa naman ginagamit sa negosyo. So, syempre naluluma iyon or kaya ay nagagamit, naluluma sa negosyo. So, dapat ang negosyo ay merong responsibilidad na palitan yon or mabayaran sa kung sino sa partido ang may-ari. Pagdating naman sa property, hindi naman tuluyang ibebenta sa negosyo yung property, but at least makakuha ng renta or bayad bilang, gano'n na rin, renta, no? So, para nang sa gano'n naman ay hindi naman, para balanse, para laging walang kawawa at naaabuso, no? Ngayon, kung talagang napakaganda ng inyong samahan at mapagmahal kayo sa isa't isa, lalo na kung magkapatid kayo o anak magulang, okay lang yon, no? Okay lang. Kaya natin ginagawa ito na magkaroon ng black and white ay para nang sa ganun ay walang naaabuso, no? Lalo na sa responsibilidad, sa mga tasks, at lalong-lalo na sa makukuhang profit sharing. Nang sa ganun ay walang kawawa at walang napag-iiwanan. Para walang sumbatan, 'di ba? Na nangyayari. So kasi ang goal nito is mas lalong mapalalim, mapaganda ang relasyon nyo bilang magkapatid sa salitang labas pagdating sa negosyo, at pag nasa negosyo kayo ay maging maganda ang relasyon nyo bilang partnership, no? So kahit hindi magkadugo,
dapat na-a-apply to. Always black and white. Iba ang negosyo, iba ang usaping magkapatid, iba yung salita na nag-donate ka, nagparaya ka, magkakaiba yon. Kaya pagka nakikinabang ay negosyo na pinagkasunduan nyo, dapat laging may ROI o return of investment ang bawat isa. Lalo na kung hindi lamang monetary ang engineer sa negosyo, pati rin ang halimbawa ay machinery or property or land or whatsoever pa, no? Na hindi pera, no? Na bukod sa pera ang inyong kinumbine capital. So, mas advice ko yung ganun. Kasi at least hindi ka makaririnig ng hindi maganda. At least alam mo hindi ka maaabuso, no? Walang nakakawawa. So, wala yung pumapayag na lamang ng dahil sa siya ang mas malaki ang parte, siya ang mas malaki ang binigay at ipinaraya para sa negosyo, okay lang. So, dapat laging kasi tayo, aminin natin, real talk, no? Minsan, hindi natin malalaman ang sarili natin kung ano ba tayo, kung ano ba ang magiging attitude natin towards sa business na pinagkasundo nating i-partnership, lalo na kung gumaganda at lumalaki ito. Meron po kasing iba, nagkakaroon ng conflict of interest na tinatawag. No, na-vlog ko na yan dati. Yung conflict of interest, parang nagkakaroon din ng sabuatan, nagkakaroon ng dispalko, pagdidispalko, nagkakaroon ng inggitan, ganyan, nagkakaroon ng lamangan. So, we are just a human being. Hindi natin basta minsan masasabi na tayo ay same like before nang nagsisimula pala tayo from the humble beginning. Ay ang ating magiging attitude and character and behavior ay same pa rin ng when we started as in a humble beginning. So kaya mahalaga talaga yung may faith tayo, yung may takot at may konsensya tayo at may pagmamahal tayo sa sino man ang makaka-partnership natin sa negosyo. Kasi para lagi ay mas pipiliin natin ang gumawa ng tama, no? So kahit hindi ka pamilya, kahit ibang tao ang ating maging kapartner, maging kasama sa pagnenegosyo, kailangan ganyan ang sistema. Nang sa ganun ay walang maaabuso. So, mas maganda sana, no, yung halimbawa, parang sa mga Chinese. Yung pinaka-roots or pinaka-magulang or pinaka-ninuno ang nag-put up ng negosyo, lumaki, tapos ipinasa sa generation to generation at naging matinurin ang naging sistema sa generation to generation. May iba man yung pagmamanage yung sistema, kung paano i-manage ang negosyo, but yung mga parte ng positions, ng mga tasks, mga obligations, responsibilities, at yung mga parte na ay pantay-pantay, no? Yung masarap sana yung lumago, nagkaroon ng mga branches, or nagkaroon ng mga companies, sister company ang inyong mismong company, yung pinaka-roots, and then, pinag-manage na yung isang anak, o sa panganay yung isa, parang pamana lang sa lupa, no? Nagkaroon ng pantay-pantay na at patas na pagpapamana. So, yun sana yung magiging maganda, no? Yun sana yung magiging, sistema. Nang sa ganun ay tatagal ang negosyo. Kasi, hindi tatagal ang negosyo kapag ka ang mga namamahala o nagmamayari ay hindi mga magkasundo, no? Negosyo ang maaapektuhan, mabubuwag. Okay? So, ang daming sinabi ni Mami Park. In-emphasize ko lang, nang sa ganun ay maintindihan nyo. Kasi ako, tulad ko, ang sistema nga namin ng Lola Park nyo, siya ay talagang in-invite ko kasi para siya ay mapirmis na ng mamalayo sa stress. Pangalawa, ayaw niya naman ng walang ginagawa at yung gesture ay parang humihingi na lang sa akin. So, kaya gusto niya yung pagpatuloy niya ang pagtitindahan niya. Gagawin natin. However, pagdating dun sa part na yon, ay kailangan kung ano ang naging sistema dito, yun ang maging sistema doon sa branch. Kasi nga, para maganda, maayos ang maging flow. So, ang kainaman sa Lola Park nyo, magaling pagdating sa paghahawak ng pera yan, no? Ang sa totoo lang, kaya nauubos ang pera ng nanay ko, sa totoo lang, dahil sa pagmamahal sa mga anak. Mapanood man to ng mga kapatid ko, alam ko, totoo ang sinasabi ko, no? Dahil sa pagmamahal sa mga anak, dahil, syempre, kung sining wala lalapit, walang malapit ang mga kapatid, syempre sa magulang lalapit. Tulad nga ng sabi ko kanina, ang pagmamahal ng magulang, kaya nating magsakripisyo at magbigay, no, bilang magulang. Pero ang mga anak ay hindi basta-basta kayang gawin yon sa kapatid, gawin sa magulang. Minsan nagagawa sa magulang ng mga anak, lalo na kung maaluan sa buhay, kung nakakaluwag talaga. Pero yung sasabihin mong gagawin niya para sa kapatid niya, o gagawin sa ibang kadugo, hindi. No? Iba ang level ng pagmamahal at pagsasakripisyo ng magulang sa anak. So, yun lang.
no? So, maraming maraming salamat po, Sir Juanito. Magdasal po kayo. Importante po magkasama kayo ng asawa mo at laban lang sa buhay, no? Darating ang panahon, ipagdadasal po natin na sana ay magkaroon kayo na ma-reunite kayo at magkapatawaran, magkaroon kayo ng magandang samahan para naman po ma-enjoy niyo po yung mga days na namamalagi tayo dito sa mundo. Masarap din po kasi yung kahit mahirap lang, simple lang ang buhay, basta wala tayong kagalit, wala tayong sama ng loob, eh, masarap gumising araw-araw ng tinatanggap ang blessing ng Diyos ng ang puso natin ay malinis, ang puso natin ay masaya, ganyan, no? Alam nyo na, you know what I mean. So, ganun. Okay? So, also, shout out to, hala, ano na nangyari sa aking ano? Ano ba na nangyari dito? Okay. Shout out to, nawala tuloy ako. Sino na ba? Sino na ba ang shout out natin? Ayan. Elena Medina 715, parehas tayo Mami Park, love ang mga senior. Ako po 43 years old ang partner ko, 67 years old siya. Masaya ako kapag kasama ko ang mga partner ko at ang mga magulang ko na nung bahay, lalo na nung buhay pa ang tatay ko. Sana magtagumpay ang hangarin mong pagtulong sa magulang mo, Mami Park. God bless. Ako po, makatatay po talaga ako. However po, ang aking biological father ay patay na. So kaya naman ako hangga't maaari, ang dasal ko talaga, yung hindi ko nagawa para sa tatay ko, magawa ko kay Mami. No, at magawa ko sa aking stepdad kasi hindi naman naging masama ang aking stepdad, no? He is a blessing to my mom sa totoo lang kasi masarap yung makikita mo yung nanay mo na tumatanda na may kasama, may companion, no? Yon. Next would be Ronald De Pablo. Congratulations, Mommy Park. Thank you po. Ellen Pilar. Ayan, maraming maraming salamat and love you too. Love you all. Nancy Uyla. No? Si Nancy Uyla. And, wait lang po ha. Flor Deliza Abogado, Grace De Los Santos, and Marie Joy Jobes, Jubilin Bagayo, and Ricky Anuevo. Thank you po. Ayan, maraming maraming salamat po. Ano? So, yung iba ko pong vlog, isa-shoutout ko po sa mga susunod kong vlog. So, for now, yan po muna. So, thank you very much, everybody, everyone. At sa totoo lang po ay busy ang Mami Park. And paano, see you next time, ano? So sana may natutunan tayo for today's video. This is Mami Park and this is Team Park. Bye.